bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. Prime Radio Cotabato, 92.1 Voice FM. Cotabato, hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat. Ang susunod na talakayan na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anuman ang opinyon, pananaw o kuro-kuro na ipapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin ay walang kinalaman ang himpilang ito. Bangsamoro 101 Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng autonomous region ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Dito sa Bangsamoro 101. Hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po mga kaibigan sa ating programang Bangsamoro 101 ngayong araw po February 22, 2022. Maraming to ito ngayong araw eh. Oo. At para po sa episode 7 ay pag-uusapan po natin mga kaibigan ang segment para sa first day of the week ng Bangsamoro 101. Mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga sa atin lahat, no, mga kaibigan. At ako po, si King Abdulazis Moon. Alhamdulillah, Mr. Tanir Wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At araw tayo ng Monday, it's Tuesday. It's February 22, 2022. Sabi ko eh. 22. Okay, yes, mga kabangsamoro, no? At first episode of this week. At pag-usapan natin muli yung BTA rules. Yes. Yes, together with ating regular guest. At ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. Yes, mami, no? At tayo po ay nagagalak po, no? At nakabalik ang ating kaibigan. Yes. Kasangga at kabangsamuro, si Sir Hack. Hack. Yes, at marahil may magtatanong, no? Kung bakit minsan wala ako sa ere, no? At mga kaibigan, no? Mga masugid nating taga-subaybay ay dahil may mga time na talagang hindi ako pwede sumama sa ere, no? Dahil sinasama natin yung ating buting boss sa kanyang session. Okay, at kasamang N, BTA rules ang pag-uusapan natin ngayong episode. Yes, no?
Yes, mga kaibigan, BTA House Rule number 24. Oo, at syempre kasama natin dyan si Ma'am Thea, Sara Thea Lauban, via phone patch. Yes, no, salam lang sa mga palaitan sa Malangbala, sa Lano Bisur. Panginginta, no, makasindi ka no sa oras, e man to, malulong ang bitiaran siya sa inyong mga pantag siya sa Bangsamoro Transition Authority. Ay may mapadami na sa legal officer si Ma'am Thea Lauban. Yes, political affairs officer. Yes, and of course, no, binabati natin yung mga kasama natin sa office, no? Yung mga, yung si ating chief of staff, si Ma'am Al-Amira Alonto, ang ating admin officer, si ati Ma'am Nahara Birwar, and kasama niya yung mga kasama natin sa office at nasa importanteng lakad sila ngayon. Yes. Mga Bangsamoro. Tama, Hak. At isa po yan, mga kaibigan, sa ibabahagi din natin, inshallah, probably by next week, kung ano ho yung mga naging activity. Yes. I think nasa field pa sila ngayon. Nasa field pa sila. Yes. Opo. Yes. At siyempre, binabati ko rin yung nagpapakain sa atin at nag-aalaga, no? Si Ma'am. Ate John pa rin din. Hello po. Assalamu alaikum kay Ate Jong. Ayan, at binabati natin si Sir Amir at lahat ng mga kasama natin dyan sa office. Yes, and of course, huwag natin kakalimutan batiin yung ating buting MP, no? Si MP Attorney Ras Mitmog Jr. Salam sa iyo, boss. Ganyan tayo, mga host dito sa Bangsamoro 101, no? Ang gaan po ng feeling, no, na makapagbigay tayo ng mga mahalagang impormasyon patungkol po sa Bangsamoro government. Yes. Tama yan, kasamang kayo, no, kahit nga sa pagbati lang, talagang pag marinig nila yung mga pangalan nila, talagang yes, tama. Nakaka-motivate kahit pa paano. Siyempre. Ayan, so, may tubunambo, pagsalaman namin sulang ano po makikinig sa mga waleran, po makikinig sa radyo, balabala magitsan isa sa Cotabato City at ka san sa Kuma Ugya as radio station tano, kakinig kami niyo siya sa Voice FM 92.1. Among kami niyo kung iya program ta, no? Kung iya program na naayaron na pakangger ta, no? Na manaso BTA office, EMP Attorney Rasul Y. Mitmug Jr. Yes, yes, mami, no? At yung nakalaan ng episode ko, no? Ano po yung, baka meron ng nakasagot ng tama, no? Oo. Nitong previous episode natin ay walang tumama sa sagot, pero may mga chances naman sila today, yes, na makasagot ng tama sa katanungan, at ang katanungan na yun ay magmumula sa ating pag-uusapan ngayong hapon tungkol po sa BTA House Rule number 24. Ito po ay tumutukoy sa motions. Yes. Kaya ang dapat lang talaga nila gawin is makinig lang. Maliban sa mga pa-premium natin, information overload pa sila. Correct. Why, so balumanan namin mga pagali namin, mga lukusan, mga kaibigan, bumbitilan tanon niya. Siya sa kawang-kawangan, uman sa lasa, siya kanu programa tanu Bangsamoro 101 na makapantag kanu BTA House Rule. House Rules. So, ngini mga pangitaba nila, siya sa Luda Parliament. Apiyado mo na paka-share sa Bangsamoro 101, kasabutan o marakal abang sa moro ungin i mga ukit mga galubakansan madakal doon din nabit yala tanu sa gunaban niya bagay na nakomatanod sa BTA House Rule number 24. Yes, kasi so kanulas last ang mga episode tanu BTA Rose topic tanu na nabit yala tanu lo yung mga do's and don't, no, parang ganun nung ating mga BTA member. Isipin mo yun, no? Kasamang yun, kasamang king. Meron din pala talaga silang mga punishment na nakalaan, no? Sa bawat mga violation nila sa mga patakarang nandyan sa pinag-uusapan natin. Although so far, masanction ato ka adun mga punishment. Matag, ugid na, piyadad mo na sanction, na punish, ugid na kailangan na siya kano mga pangitaban amaya ba na adan na naka-prepare ka piyapan adan banggalbag ka namito ba siya kano mga BTA parliament members adan to adan malimban adan malimban upama tama na adan naka-adil. Yes, adan naka-adil kaginan to ba din ka maka-implement sa punishment din ka madaruan niya na violation o may kada kaumbali sa pangitaban. Danta pang kalangon ng mga MP na ng mga mungangan, no, naman mga previous sa BTA alatan, no, ibig sabihin
lahat nung nandiyan sa mga BTA house rules na yan, maaari natin sabihin kabisado na nila yan. So yung mga hindi nila dapat gawin, talagang alam na nila yan. Pero yung gaya ng sabi ko kanina, no, adnan to adam malimban. Mm. Kasi basta lang na to, kuna mambo perfect. Why, yes. Gusto yung tonto ba? So, niya ba, niya tanong pambitya lang sa guna na makapantag ka ng motion at o kangin imanga ukit ang mapakay ang makapaliw nilan, makapasampay nilan, sulakan nilan ang mga bityala, so mga MPs, yes. Mga BTA parliament member. So adan nanto atulanin. So nya ba ibambitilan ta no Bangsamoro na nanto ba so BTA House Rule number 24 pantag kanu motion. So siya kanu miug mamong sala kami mapakay makapasampay no so lekano ang mga bityala sa pamamagitan po ng ating text hotline number ibigay mo sa kanila kasamang king. Yes po no, ang aming hotline number po no 0967-025-8733. At maaari po kayo magbigay ng mensahe o komento sa aming official page. Yes, at yun po yung official hotline ng ating Bangsamoro 101, yes. Yung binanggit ng ating kasamang King. At gaya nung sabi ni Sir King, no, pwede po tayo mag-text. At yung mga concern natin, lalong-lalo na sa mga pinag-uusapan natin dito, ay maaari niyo pong iparating sa amin sa pamamagitan ng inyong pag-text sa ating hotline number. Yes, at siyempre po na, live po tayo sa 92.1 Voice FM. Ayan. Yes. So, ayun mga kaibigan, oras po natin sa ngayon ay ganap ng 18 minuto, makalipas po ang alas 2 ng tanghali. Maya-maya po mga kaibigan, sa aming pagbabalik ay makakasama po natin si Ma'am Sarah Thea Lauban. Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Dito sa Bangsamoro 101. Hangad po namin maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2. Ayan na mga kaibigan, muli po tayong nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101. Yes no, at ngayon ay pakilala po namin ang ating makasama ngayon. Baya Phone Patch. Si Baya Phone Patch ay walang iba, si Ma'am Thea Lauban, ang aming political affairs officer. Assalamualaikum, Ma'am Thea. Hello po ma'am. Ayan, Ma'am Thea. Assalamualaikum, Ma'am. Assalamualaikum. Good afternoon po, Ma'am A, Sir King, and Sir Hak. Waalaikumsalam, Ma'am Thea. Welcome back sa ating programang Bangsamoro 101. Thank you po. Sa lahat ito rin, nakikinig ng Bangsamoro 101. Oo, ayan. At para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tungkol sa BTA House Rule number 24, Ma'am Thea. By the way, kumusta ka? Alhamdulillah. Ayan.
At I think my session ngayon at si Ma'am Thea ay medyo nagmamadali. So Ma'am Thea, go ahead para sa ating BTA House Rule number 24 tungkol sa motions. Today po sa Rule 24 na po tayo, and again, patungkol po ito sa motions on Section 1. Na-define po dyan yung motion. A motion is a proposal which expresses certain views made by a member of the PTA in a meeting, session, public consultation, and similar activities upon which the PTA or any of its committees shall take proper action. Mm-hmm. Dito po sa Section 1, napapaloob po dyan yung mga activities like halimbawa pag sa, during committee meeting, mm-hmm. during it's either executive session or plenary session. Also, with the public consultation po, doon po nangyayari yung mga motions or yung mga proposal, ng ating each member of the PTA po. Mm-hmm. On Section 2, presentation of motions, the PTA shall conduct business through the presentation of motions by its members. A motion may be proposed or introduced verbally, that a majority of the members of PTA present may require that it be done in writing and read by the Secretary General before putting it into consideration. Any member of the PTA may bring business by introducing a main motion or dispose of this business through subsidiary motions and incidental motions. So sa Section 2 po, parang pinag-uusapan po dyan regarding sa presentation of motions. Na kung in every business, in every conduct of business ng BTA, ang presentation of motion, in every conduct of business ng BTA po, it shall be done or it shall be through the presentation of motion by any of its members ng BTA po. Mm-hmm. And na nakalagay po dyan sa Section 2 na ang motion daw po pwedeng it's either verbally na i-propose or na-introduce, or pag majority ng members present, they may require it to be done in writing and read by the SecGen before putting it into consideration. So, halimbawa po dyan yung everyday na regular session ng ating mga, ng ating BTA Parliament, before sila magka-conduct ng, I mean, mag-start ng order of business, ito po ay nakalagay in writing. Mm-hmm. Yan na po yung sinasabi nating order of business. And as a rule po, ito siya ay binibigay sa MP, each MP, at least 3 days before the scheduled regular session po. Mm-hmm. So, motions through writing. Mm-hmm. Yes, opo. So far, may mga motions ba verbally? Pero I don't think so kasi that's 3 days dapat yes. Nabibigay na eh. So, yan po yung regular or usual na nangyayari. Ang motion, especially during committee meetings or public consultations or even in session, nangyayari po yung mga yung mga motions, na-introduce po talaga siya verbally po. Mm-hmm. Yes, ma'am. So, may mga chances pa din sa verbal motions. Yes po. And on second paragraph po ng Section 2, nakalagay po dyan na kahit sinong MP po, pwede po siya mag-introduce ng kanyang motion or mag-dispose ng kanyang business. Possibly it's either through main motion or subsidiary motions or even in incidental motions. When you say subsidiary motions po, ito po yung secondary to main motion po. And this is referred, this is explain under Section 6 po ng Rule 24, yung regarding po sa subsidiary motions po. Walaikum salam, sir. Ma'am, may clarification na po sa mga action ng mga per MP, no? Ma'am Tay, lahat ba nung alimbawa magre-raise nung hand ng per MP, i-cater ba nila para mapakinggan yung bawat action ng bawat member? Ano po, lahat po ng action? Yes. Or motion? Yes po. Alimbawa po, may medyo marami-rami yan sila, no?
lahat ba sila mag-cater or bibigyan lang ng numbers na mag-cater para makapagsalita or mabigyan espasyo yung kanilang action, motion, no? Mm-hmm. Yes po, lahat po nag-motion po, mm-hmm, na-accommodate yan. But again, meron pong order of preferences yan. Kung sino yung unang nag-make ng move or ng motion, siya po yung unang ma-entertain ng ating presiding speaker or ng ating ng chairman ng ano ng isang committee po. Ah, okay. During committee meeting po. Yes, ma'am. Kaya ko lang po natanong yun. Halimbawa po, let's say, bigyan natin ng example, no? Pag ang pinag-uusapan is, halimbawa, usaping Marawi Seeds. So, baka mamaya, isipin ng mga ibang listeners natin na ang i-accommodate lang na magsasalita o bibigyan ng pagkakataon is yung mga kasama lang sa committee. Which is, hindi naman tama kasamang Ma'am Thea, no? Lahat naman sila bibigyan ng time, no? Yes, tama po yan, sir, ha? Yes. Salamat, Ma'am Thea. Okay, proceed. On section 3 po, pinag-uusapan ko dyan yung main motion. A main motion is a motion sponsored by a member of the DPA presented for consideration and deliberation before the plenary session. Committee meetings, public consultations, and hearings on any particular subject. Main motions are debated upon and subject to amendment. So, dito po sa section 3, kung sino po yung unang, let's say, magsusponsor, ay kung sino po yung mag-make ng motion na sponsored ng ating any member of the BTA, yun po ay tinatawag na main motion po. Let's say, for example, sa plenary session, may nag-motion na, kasi there are seven motions na, mm-hmm, yes, I think there are seven motions po na na-identify sa house. Mm-hmm. Let's say po may nag-motion to declare a recess ng session na yun. Yun po ay tinatawag na main motion. And it could be arguable or debatable po kung gusto nila ba na i-grant yung motion na mag-re-recess ang parliament. Or let's say naman may isang MP na mag-consider siya to postpone day certain yung session po, yung regular session, that is considered main motion. Mm-hmm. Yan po yung sinasabi sa under section 4 po. Mm-hmm. Debatable. Sorry, section 3 po, main motion. Mm-hmm. Debatable and subject for amendments. Yes. When you say that debatable, siya pwedeng i-grant yung main motion ng isang MP or pwede rin naman na partially granted siya, mm-hmm, pero merong kakibat na amendments or pagpapag So, mapakaya, siya sa main motion na niya, na ito pong bitira na maya, mapakis kanina, masalimpan. Masalimpan. Through, kanaman naman necessary maya, pagpawala. Ugin na baka pagintuga sa tigso minority and majority and other langono member o mga BTA parliament. Kaya ginanto ba, mga pagali nami, siyempre, may kadimukit sa may tuba ang mga bityala. Kagin na, mabusisi niya abanggalabakan, kaginanto ba, pangitaban. Dagka na asal-asal rin niya abanggalabakan, kamasalagi din niya asangan. Yes. San sa kapyanin do, dagka na nin kapyan, na siyabon makambalingan ka ng mga minumbalon. Tumuban to kailangan na may tubay kabumbityala nila nun, malugkab pawalan. Kagin na, do makuha sa, kumaga, makuha sa pinakamapya idea. Meto ba? Nyaning ka nya kabawalan to para sa kagkapyanin. Kagkapyanin. Kana kagkawagin. Yes. Meto ba? Yes, Ma'am Thea. Ayun, so I think parang naputol sa linya natin si Ma'am Thea at balikan natin mga kaibigan. Yan po kaibigan, no? At kasulukan ang tinatawagan natin muli, ulit si Ma'am Thea.
At medyo hindi ganun kaganda yung receive natin kay Ma'am Thea, no? May mga portion si signal niya. May mga portion na nawawala. Ayan na, nakabalik na sa linya natin si Ma'am Thea. Hello, Ma'am Thea. Yes, hello po. Oo, ayan, sige. Continue, Ma'am Thea. Yes, and on section 4 po, ito naman po yung mga pinagbabawal in main motion. A main motion cannot be presented when there is a standing motion before the BPA. Mm-hmm. However, any other motions such as privileged motions, subsidiary motions, and incidental motions can be presented while a main motion is pending deliberation and take precedence over the latter when properly presented. So, itong sa Session 4 po, parang kaugnay po ito nung sa tanong ni Sir Hak kanina na kung halimbawa may mga MPs na nag-motion, like I said, merong order of preference. Kung meron pong pending na or standing main motion, kailangan po munang ma-resolve yun bago mag-entertain po ng another motion. Okay. At least, Ma'am Thea, medyo klaro, no? Medyo klaro na sa akin, pati na rin sa ating mga avid listeners sa ating programa. Uy, kuanan niya ba, mga pagali nami, i-elaborate abo sa pedo, ha? So, kabumitiala nila, nandikinayanin man na ipaman ang manisa, ang kasugat ang ginawa ni na makagapya, ha? Kano resolution ato kangin i-bumitialan, kano tuba a session, na adan atulan o kapagtalono o maniisa. Yes. Dekan na basta-basta o paman na saan sa paman na miyog sila na dalo na ma-cater sila na pama adan atulanin. Meto ba? Ganun nga, no, yes, Ma'am Thea? Yes, tama po. Yes, tama po, Ma'am E. Pero dito sa Section 4 na ito, napag-usapan din dyan or na ano na-mention din yung parang exception niya. Mm-hmm. Kapag yung privilege motion naman or subsidiary motion or incidental motion ay na-i-present siya, properly presented, while the main motion is pending for deliberation. Mm-hmm. Let's say, halimbawa, may MP na nag-move for, paano ba? May main motion siya na imo-move yung schedule ng session. And then there is one another MP naman na mag-move siya na may point of order siya. Kumbaga merong about sa irregularity ng house rules. So pwedeng ma-entertain mo na yung pangalawang motion regarding point of order bago ma-consider for deliberation naman yung main motion. Okay. Ma'am Thea, no, parang ang scenario kasi dyan, no, parang ang ito lang sa naiintindihan ko, no. Ibig sabihin, halimbawa, nag-move yung let's say ang majority floor leader, no. Nagsabi siya na reschedule yung any motion, tapos merong isang MP na meron siyang point of order. Yes, at mapagbibigyan yung isang MP na may point of order. Tama po. Yes, pwede po siyang yes, sir, ha. Pwede po siyang i-accommodate ng ating presiding officer or ng speaker para maano yung point of kung whatever point of order ang nanotice ng ating isang MP. So, may consideration yun? Yes, po. Okay, sige, Ma'am Thea. Session 5, ito naman po yung na-mention kanina regarding subsidiary or the secondary motions. These refer to the other various motions which aid members in properly disposing of the main motion. These motions, when properly raised, suspend the main motion and must be decided before the main motion can be acted upon. In effect, subsidiary motions may modify, postpone action, or may refer the main motion to an appropriate committee to investigate or conduct hearings, meetings, and consultations. So, regarding po doon sa main motion mentioned under Section 3, di ba po nasabi doon na main motions are debatable and may be subject to amendment. It could be subject to amendment through these
subsidiary or the secondary motion po. Under Section 5 po. So kapag properly read po yung subsidiary motion, pwede pong isuspend mo na or parang ipending mo na yung main motion and i-resolve mo na yung secondary motion kasi po pwedeng in effect nun ma-amend or mabago yung main motion bago siya ma-resolvahan. Ayun. So may mga consideration eh. Yes. Talagang yes po. Titingnan nila. So, provided lang po, ang alam ko lang po dyan, yung subsidiary motion or secondary is related din po dun sa main motion. Otherwise, it could be considered as parang rider na kung saan. Kailangan kasi ang one motion must be ano po, contained lang in one subject matter po. Pag may other subject matter na na-involve, na nakukonsider po siyang rider and that's prohibited po sa house rule. Yes. Ang term po dyan is rider. Parang kagaya rin sa mga resolutions na kung halimbawa, kasi in as a rule po talaga, resolution must contain only one subject matter. At kapag merong na-involve na other subject matter, hindi po yun na-entertain, inaano po yun, parang ini-strike out po yun kasi that is considered rider daw po. So same with motion po, kailangan ng motion must contain only one subject matter. And if ever may secondary or subsidiary motion siya, must be related din po dun sa main motion na po. Tama. So ano lang, focus lang. Point to point lang. Walang extra na ano. No extra movement. Other topic. Other topic. Kasi exclusive lang yun dun sa pag-motion niya eh. Kasi that would be another ano na point of ano ba order? Yes, point of order. Ayan. Oh, para magiging may isang MP na magpo-point of order, sasabihin niya or i-cut niya, i-call yung attention na ito siya parang may something irregularity na dito, ganyan. And then may mga chances din na sinasabi na ano like shorten, concise, direct to the point yung motion ng isang MP, di ba, Ma'am Thea? Right, tama po. Kumbaga para ito ano din, upama na di gid masayang so oras. Yes. Diretso. Ayan, yes, Ma'am Thea? Yes. And on section 6 po tayo, subsidiary are ranked from the highest order to the lowest, to which first lay on the table put aside a main motion to a later unspecified task. Previous questions, limit or extend limit, postpone to a certain time, commit or refer a motion to commit or refer sent the main motion to a smaller group like a committee for further study and refinement, amend, and postpone in them. Bali, dito po sa Section 6, parang nasabi po dyan yung rule paano i-entertain yung subsidiary motions po. And may order preference po dito. This is from the highest order daw po. So, una dyan, yung sinasabi na lay on the table aside a main motion to a later specified time. And the rest na po na na-mention sa Section 6. Section 7 po, this is all about the incidental motions. This refers to motions which arise out of another question which is pending. And therefore, take precedence must be decided before the question out of which they arise. They are incidental to a question that has pending and should be decided before any other business taken up. Incidental motions take precedence over subsidiary motions. Among these incidental motions are the following. First, questions of order and appeal, suspension of the rules, objection to the consideration of a question, division of a question and consideration by paragraph, division of the assembly and motions relating to motion methods of
voting or the closing or reopening of the polls. 6. Motions relating to methods of making or the closing or to reopening of nominations. And lastly po, request growing out of business pending or that has been pending as a parliamentary inquiry, a request for information for leave to withdraw a motion, to read papers to be excused from a duty or for any other privilege. Dito po sa medyo mahaba itong session 7 and sinasabi po dyan na incidental motions po, ito siya, ini-entertain po. Kasi dahil incidental siya, meaning merong naka-akibat or nakadikit na main motion, kaya siya naging incidental motion. And ito po siya, nire-resolve po muna over the subsidiary, ang nakalagay po, over the subsidiary motions daw. Ito ay mas prioritize over the subsidiary motion dahil ito ay incidental sa main motion po. And as enumerated sa session 7 po, may mga order preferences din po sa incidental motions. Yes, Ma'am Thea. Just go ahead, Ma'am Thea. Yes, sa section 8 naman po, ito naman po yung pangatlong klase ng motion, which is the privilege motion po. And these are motions not relating to the pending question, but are of so great importance as to require them to take precedence over all other questions. And on account of their high privilege, they are non-debatable. Subsidiary motions cannot be applied. Privilege motions exist the most. Ayan. Yes, mga kaibigan, no? Pasamantalang pong naputol ang ating kasamaan, so, no? Ma'am Thea. So, mga kaibigan, oras po natin sa ngayon ay ganap ng... At yun na, susubukan natin makontakt muli ang ating guest ngayong araw, no? Si Ma'am Saratea Lauban. Yes, tama ka, Sir Hag, no? Ito pala ay marami pa lang motion dito, yes, sa BTA. Sa totoo lang, talagang... Isa ang mga gasabutan talo siya, Hag and King. Kabumbityala ng mga BTA parliament member niya, nanto ba? Adan atura ni kenaso kabumbityara, bagjarbak din ni, bagyug bagtalo. Di ka pa kayan, kangani nga, mebe kambityala na formal. Apadap, kuha pansagyug. Naya, ara na basis yan. Formal la kabumbityala. So, di kena mana so galayaman to na, kambityala sa. Nya ba, na pamakagkialitan ng mga pagali nami, mga kaibigan, kung napapanood po natin ito sa live, ano, pwede ho nating ma-adapt, no? Pwede ho nating magaya yung mga ganitong klaseng pag-uusap. Kasi yun nga eh, tayo din man, 'di ba? Pag nakakakita tayo ng tao na yung ano ba, yung timing, yung pakikipagtalastasan niya, pakikipag-usap niya sa kapwa niya, 'di ba? Nakakahanga yung ganun. Yes. Oo, nakaka-admire. Oo. So, ayan, nasa linya natin muli si Ma'am Thea. Hello po, ma. Yes, potensya po na putol yung sa session 8 natin. Sa sentence po ng session 8, the subsidiary motions cannot be applied to privilege motions except the motions to fix the time to which to adjourn and to take a recess. So ito daw po, sa itong pangatlong klase ng motion, the privilege motion, ito yung pinaka sinasabi dito na high privilege which are not subject for debate po. These are non-debatable motions dahil ito po ay tinatawag na privilege motion po. And again, ito po ay patungko sa lahat ng mga pending questions pero may sense of urgency or importante na kailangan ma-resolve agad and again, not subject for debate po. Oo. So, privilege motion, yun na rin ba yung privilege speech? Magkaiba po yung sa privilege speech, pero pwede pong makonsider na privilege speech pag let's say nag-asang MP to take
to take his personal and collective speech, yan po, isa pong privilege motion po yan. Mm. And by that time, yung MP na yun, subject for, let's say, 10-minute rule na mag-render siya ng kanyang privilege speech po. Mm-hmm. Okay. Maalala natin, privilege speech, yes. Yung si, ang boss natin, si MP Attorney Ras Mitmog, mm-hmm. ay may privilege speech about din sa ano, Bangsamoro Gazette. Yes. Ang yes, privilege... Bill number 108, ating Bangsamoro Gazette po. Mm-hmm. Yes. Yes. Tama yun, kasama yun yung privilege speech ng ating MP. Ay, yun naman yung sa authorship niya nung isang kanyang batas. Mm-hmm. Ma'am Te, no, yung privilege motion ba ay... manggagaling ba yan sa main author ng isang batas na pinag-uusapan? Proposed resolution natin. Or, yes. Wait lang ha, kasi parang hindi tayo magkalikwan. Kasi yung sa regarding dun sa, say, sa sample kanina, example kanina na sa Bangsamoro Gazette, tawag po doon ay sponsorship speech. Sponsorship speech. Pag any matters naman po na... pressing concern siya or urgent matter yan siya, yan po yung tinatawag natin personal and collective speech or the privilege speech. Mm-hmm. So any member yan siya, kahit wala siyang bill na ini-sponsor, mm-hmm. kung merong something urgent matter na pwedeng no, i-discuss sa plenary, doon po nag-a-ask ang isang MP ng mag-render siya ng kanyang personal collective speech po. Yes, Ma'am Tia, no? At linawin ko natin, no? At lahat po itong mga MP pwede maka-speech po. Yes, lahat po ng MP ay may privilege po to render his own personal and collective speech po. Yes, Sir Hag, go ahead. Sige. Yun na po. Yung tanong ko, Ma'am Thea, no? Yung privilege motion. Speech. Eh, di, sa privilege motion po tayo, Ma'am Thea. Yung privilege motion ba ay ang mag... manggagaling ba yan sa author ng isang batas na pinag-uusapan or proposed resolution? Not necessarily na manggagaling siya sa isang author ng isang bill or reso. Like I mentioned kanina, ang privilege motion po, yung let's say ang isang MP po may gustong mag-render ng kanyang privilege speech patungko sa isang napaka-timely, napaka-pressing, and napaka-urgent na issue sa Bangsamoro region, kung pwede po siya mag-take ng privilege motion niya po. Mm-hmm. Okay. Hindi kinakailangan na yung ang authorized lang na mag-render ng privilege motion ay may mga author ng, may nag-author ng bill or ng resolution po. Okay. Not necessary po yung sir, ha? So, ibig sabihin, Ma'am Thea, no, may pagkahalintulad din yung privilege motion pati privilege speech. Yes po. Ayan, so medyo naging interesado tayo doon. Ah. Yes, at mahusay itong kasama natin. Ah. Parang gustong, ako yung nakikinig. Parang gusto mag-privilege speech ni kasamang Ain. Ayan, Ma'am Thea, sige, tuloy-tuloy tayo. Nang sa ganun ay matapos nating pag-usapan itong House Rule number 24. Yeah. Yes, and doon sa Session 8 po, na nakalagay po dyan yung limang klase po, na privilege motions, and these are the following. First, to fix the time to which to adjourn, if made while another question is pending. Second, adjourn if unqualified and if it has not the effect to dissolve the PTA. Third, take a recess if made when another question is pending. Fourth, raise a question of privilege. Mm-hmm. And fifth, what is called call for orders of the day po. So those mentioned under Section 8 po, yun po yung mga privilege motions po. Kasi yung una, yung pag-fix ng time, kung kailan mag-adjourn. Mm-hmm. Yung pag-adjourn mismo, if unqualified, and if it's not, at kung hindi maapektuhan yung pag-dissolve ng DTA Parliament. Mm-hmm. Third is yung pag-re-take ng recess ng session, ng regular session. Fourth is to raise a question of privilege, like yung mga kagaya ng mga privilege speech po. Mm-hmm. And then lastly po is yung pag-call ng order of the day, for yung order of the business po. Sige, go ahead, Ma'am Thea. Yes, and on Section 9,
Motion to take from the table. Motion to take from the table is to resume the consideration of a motion that was made on the table earlier, either done in the present session or in the present session. So may ibang klase, may isang klase pa pala na motion, which is na-provide dito sa session 9, ang kinatawag ay motion to take from the table. Mm-hmm. Let's say may pending or may standing motion. Mm-hmm. Yes, may standing motion na hindi pa na-resolbahan. Pwedeng one MP may make a motion to take from the table ang term para i-resume yung consideration or yung deliberation ng isang pending or standing motion na yon na i-present earlier or na-i-present nung previous session po. So, ang tawag po dyan ulit ay motion to take from the table. Motion to take from the table. Ayun. Meaning, kung merong standing or, kung may standing motion earlier or either in the previous session na hindi na-resolve, pwedeng any MP mag-make a move or motion to take from the table para daw ma-consider na or para ma-resume yung deliberation ng standing motion na yon. Okay, so ayan mga kaibigan, oras po natin, it's 2:52. Oo, at malapit nang mag alas 3, ano? Masyadong seryoso itong pinag-uusapan natin. Yes. Oh, okay. Natin nakalain, papalapit na yung oras, paubos na. Ayan, so sige Ma'am Thea, sisikapin natin kung ano yung matapos natin na section under rule number 24. Okay, section 10 po, point of order, which refers to emotion that helps render the leadership of the session is not solely the responsibility of the chair or the presiding officer. This motion is used when a member feels that the proper decorum of debate is not being followed and the chair does not call the person to order. So ito po, example natin, point of order. Any member of the BTA can make a motion kahit sa ang kalagitnaan ng discussion po, pag merong something na irregularity sa house rules na hindi na-observe. Yes, ang tawag ko dyan ay point of order. So, sabi lang po yung isang MP na magpaparecognize. And i-mention lang niya, mapapansin niyo po during FB live sessions ng PA, kahit sa palagitnaan ng discussion po, may isang MP na mag-intervene lang at magsasabi, Mr. Speaker, point of order po, and then yun kailangan ma-entertain agad kasi ibig sabihin merong something may napansin na ginagilati na hindi na-practice sa PBA House. Tama yun. Ako mismo kasamang day nakita ko, kumbaga, na-observe ako nung mga ganyang senaryo. No? Yes. Kasama din siya lagi ni MP Rati. Yes. May mga MP kasi na medyo marami siyang sinasabi, no? Parang may mga technicalities. So, mapapansin mo, may ilang MPs din na magsasabi na point of orders. Parang, yun na nga, mayroong napapansin na hindi dapat doon sa mga sinasabi. Oo, parang kung ano lang yung related sa topic within that session. Yes. Oo. At yun, Ma'am Thea, I think ay medyo kinakapos na tayo ng oras. Ay ipagpapatuloy na lang natin ang ating talakayan tungkol sa BTA House Rule Number 24. It's about motions. So, ito na lang yan, no, Ma'am Thea. Ngayong araw ba ay may session ng ating, ang BTA, I mean? Yes, meron pong session ngayon. Session number? 91. Ito yung resolution proposed measure ng ating BTA MP, Rasmit Mog, ay naisa lang today regarding sa creation ng subdomain ng publication po. Paki-ulit Ma'am Thea kasi medyo inaalon yung boses niyo po. Yes, again po, today my session po, it's session number 91. And kasama po dyan. Oo. Nako, importante yung sasabihin ni Ma'am Thea. Parang balikan natin. Nagpa-case na sinasabi ni Ma'am Thea, no? May nakasalang doon ng isang
PR o batas ng ating MP, no? Si MP Ras. Ayan. Yes, Ma'am Thea. And kasama po dyan sa order of business po today, yung isang proposed measure po na regarding sa creation po ng public petition po ng ating sa office po ng emperor. Creation ng public? No, subdomain. Creation po ng subdomain. Subdomain. Para sa public petition. Public petition? Public petition. Petition. Public petition. Oo, ayan. So, yan, Ma'am Thea, maraming salamat. Nais man natin na maubos natin yung natitira pang ilang sections ng BTA House Rule number 24 ay kinakapos tayo ng oras. Yes, Ma'am Thea. Ayan. And anyway, ma-update natin yan sa ating session recap episode ng Bangsamoro 101. Yes. Ma'am Thea, maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Thea. Thank you po sa pagkakataon po. All right. So, yan. Hanggang sa susunod. Yun, at mga kabangsamoro, no, at ating po nakapanayam si Ma'am Sara Thea Lauban, no, at nabigyan tayo ng mga mahalagang bahagi na napapaloob sa ating BTA House Rules. Yes, kaibigan, no? At ito pa yung motion is marami palang motion dito sa BTA House Rules. So, limitado yung motion. Yes. Although kahit napakarami, may limitasyon yung lahat ng mga motion na dapat mong, posible mong magawa sa isang session, no? Lahat dapat ay napapaloob sa batas kung ano yung nandiyan sa BTA House Rules. Yeah. Feeling ko siguro, although para ma-adapt din ng mga school children, ng mga students sa schools pagka meron ng face-to-face classes, feeling ko maganda siyang i-practice ng mga student council, di ba? Yung mga student body organization, yes, maalala mo. So parang kung ipapractice ito, parang alam mo yun, at their age, diba? Marunong na sila ng mga ganong pagpapalitan ng kuro-kuro. Yes, kuro-kuro. Yes, ano yan eh, that's art yan eh. Sining ng pakikipagtalastasan yan mo, eh. Malay mo, balang araw eh, mapabilang pala sila sa ating mga buting MPs, no? Oh, di ba? Yes. Kasi kahit pa paano eh, praktisado sila. Oo, ayan. Tama. So, oras po natin mga kaibigan, it's 2:58 na po. 2 minuto na lamang ang nalalabi sa ating programang Bangsamoro 101. Yes, no? Bago tayo magpaalam, ay magbibigay po natin ng katanungan. Napakasimpleng katanungan para sa ating pagbigay ng papremyo. Papremyo. Yes. Sige. Di ba, maraming motion yun. So, magbibigay tayo ng isang kuan. Kahit isang motion lang. Kahit isang motion lang. So, i-finalize mo yung question, Ma'am Tay. Yes. Sorry. Ayan, maraming mga motion ang nabanggit dito sa BTA House Rule number 24. Ito po ay tungkol sa motion. Ay magbigay lamang po ng siguro ay mga dalawa. Dalawa lang na klase ng motion. Ibig sabihin, ang inyong sagot ay manggagaling sa mga sections na nabanggit na napapaloob po sa BTA House Rule number 24. So, inuulit ko po, no, dalawang motion na may bigay niyo sa amin. Klase ng motion. At bilisan niyo, at ito yung number namin, 0967-025-8733. Okay, so pwede na ako mag-text. Pwede na. Pwede na silang mag-text, hindi ikaw ang mag-text. Mga kabangsamoro, no, at tayo po ay magpadala ng mensahe ng ating kasagutan sa ating hotline number. Nang sa ganun ay magpadala rin po namin yung aming papremyo. Yes, maraming salamat ho sa lahat ng umantabay ng ating programang Bangsamoro 101. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng BTA office ni MP Attorney Rasul Y. Mitmug Jr. At naway ang ating programa ay nakakapaghatid ho ng mga mahalagang impormasyon, kaalaman at iba pang mga updates patungkol ho sa BTA at sa Bangsamoro Government. At naway makatulong po sa ating mga kabataan, no, at makaalap sila ng mga mahalagang impormasyon at lalong-lalo na yung kaalaman sa kaganapan sa ating Bangsamoro Transition Authority. Yeah. Why? So, ayun din na bago tayo magpaalam dito, upama ka rin ng adalo namin siya adigit pa makasugat at o ka rin mga kalimbanan namin na bangani kami sa ampun,
upama man naman ka adin mga nakuano mga ilamo inshallah na makomain to salakita no abalas amapya inshallah salakita no langon yes. Ay mula sa namin sulkano sumulaw na mga kinag agumilay sa gaya live kami si sa 92.1 BCFM sa Bangsamoruan. At yan po no mga kaibigan sa Bangsamoro, maraming salamat po sa lahat na nakikinig at nanonood sa aming programang Bangsamoro 101. At ako po si King Abdulazis Monte, ang inyong lingkod. Yes. At gaya nung sabi ni kasamang Nor-ain, no, kung may nasabi man kami na hindi tumama, no, hindi sumagto, turbaso ka mga manusyay namin. Huwag mo na nadal na kanyay namin ang balaguna na lilahi tala. Wassalamu alaikum, wabilahi taufik, wal hidayah. Ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. At mga kaibigan, bukas po, abangan nyo po ang ating episode tomorrow, episode 8. Bukas po ay tatalakayin natin ang programa ho ng MTITBARMM. Ano nga po ba ang kanilang programa para po sa mga local producers, local farmers ng coffee at iba pang mga farmers? Mahalaga ho yung mga binahagi nila sa atin ng mga impormasyon at abangan nyo po yan bukas. Napaka-importante po nung binahagi nila sa atin. Ayun nga po, dahil every Wednesday sa ating Bangsamoro 101 ay meron po tayo mga nakakapanayam na mga ministries or offices patungkol ho sa kanilang programa at serbisyo para po sa Bangsamoro. At dyan lamang po nagtatapos ang ating programang Bangsamoro 101 ngayong araw February 22, 2022 para sa episode 8. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At ito ang ating programang Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Dito sa Bangsamoro 101. Hangad po namin maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2.